Hi, my name is Jay. Welcome to the second episode of Photo Hunt. Kamusta naman ang pag-end nyo ng 2020? Well, for me, it's as usual, taking photos. At gaya ng unang episode ng Photo Hunt, papakita ko sa inyo ang best photo na makukuha natin ngayong gabi. Before midnight, we're gonna head over to the rooftop and try to capture the best photos possible. Hindi natin alam kung mayroong mga fireworks kasi bawal ang papoto ko ngayon. So, I have another plan in mind. There'll be no setup upstairs, pero magdadala ako ng mga ilang props na pwedeng gamitin para sa ating light painting. Okay. So, it's either we're gonna capture great fireworks or make fireworks using some light. So, it's going to be exciting. Join me. In the last part of this video, papakita ko rin sa inyo paano i-edit ang photos. Usually, kapag fireworks, konti lang ini-edit. Pero, who knows what we might capture tonight. So, just stick around. We're going to wait for sometime before midnight bago tayo maghanap ng magandang photos. So, do you have any ideas on how we can make this look like fireworks? Just in case may totoong fireworks nga, meron din akong long lens na palagi ko nang ginagamit sa pagpicture ng fireworks. At yung flash, para naman sa light painting, to freeze a certain moment or action habang nagla-light painting. Importante yung may flash. Eto na, 11:50 mahigit na. Gaya ng inaasahan, marami pa rin fireworks. Bakit parang lumilipad? Maya-maya magsaswitch na ako sa photo mode para mag-capture naman ang long exposure. Usually, I slow the shutter down to around 1/8 or below, 1/4 ng isang second, para gumuhit yung fireworks sa frame. The biggest challenge is focusing. So, ang technique dyan, mag-focus ka muna dun sa medyo maliwanag. Yan, sa distant object na kung maaari kasing distansya rin ng mga fireworks. Then, pag nakafocus ka na, patayin na yung autofocus. Yan, autofocus is off. Then, hihintayin na lang natin lumabas ulit yung fireworks dun sa lugar na yun. Sige, ikutin mo muna. Bibilang ako ng 3, 2, 1, tapos smile. Tapos, pag sabi kong hagis, hahagis yung ilaw. Ayan yung Christmas light, hahagis sa likod niya. Para magmukha siyang fireworks. So, tingnan natin kung ano mangyayari. 3, 2, 1, smile! Hagis! So here we are in Lightroom at sisimulan nating i-edit ang photos. Yung iba rito na touch ko na kanina, medyo nagloko lang yung screen recording so hindi ko na maipakita yung buong process of editing. So I just reset this one photo para maipakita ko pa rin sa inyo yung basics of editing fireworks and generally light painting photos. Ay, naka-zero lahat, naka-default yung mga settings niya. So far, sa tingin ko okay lang yung exposure. I just boost the whites para makita lalo yung details ng fireworks. Bawasan yung highlights. At para yung mga overexposed parts, mabawasan yung exposure niya. Then, increasing the contrast will of course darken everything else. Hindi siya masyadong nakaka-apekto sa fireworks. Then, yung blacks, pwede rin i-deep black natin yung buong surrounding at wala nang ibang makikita. Pwede rin naman palabasin natin yung nag-shoot through kasi ako sa leaves nito eh. Kaya meron siyang bokeh. So, depende na yun sa taste nyo if you want this or pwede nating alisin. Ganun din yung nangyari dito. So, meron kasing leaves in front
So, talagang nahirapan ako i-frame siya, pero nag-shoot through na lang ako sa leaves kasi limited yung space. At nakatago nga siya sa likod ng puno ng malunggay. So, nag-shoot through na lang ako, which is okay naman yung naging effect para sa akin. Then, konting crop lang. You can hit crop there, tapos choose your preferred aspect ratio. Pag masyado siyang mahaba, you can choose 8x10, for example. Press letter X kung gusto mong gawing portrait. Yan. Minsan nasasayangan ko sa isang part ng image, like tong bahay na to, you want to brighten this, pero masyado siyang malayo. So, nagdadalawang isip ako kung isasama ko pa siya sa composition or hindi na. Or itong bokeh na lang sa harap, ito na lang yung isasama. So, comment your thoughts kung gusto niya bang i-landscape tong photo na to or i-portrait. Kung kasama ba yung mga bahay sa likod or building sa likod or hindi na. Yan. Minsan kasi matagal ang pag-isipan din yung composition kung alin ba yung magiging mas malakas yung impact ng photo. So, ito ulit yung portrait. Kung tinanggal natin yung ibang background, ibang part ng background, then ito yung landscape. Sometimes, hindi sa color yung magdi-determine ng impact ng photo sa composition. So, before I color it, tinitingnan ko muna yung crop niya kung yun na ba yung pinaka impactful. Yan. Ito yung original. Before, after. So, usually, yung mga medyo overexposed parts, nababawasan lang siya dito sa light. And then, yung color, hindi ko pa siya masyadong tinatch, pero so, we can take a look at it now. Kung okay ba siyang warm, okay ba siyang cool. Usually kasi gabi to, hindi naman kailangan napaka-warm ng surroundings parang may araw. Unless talagang pulang-pula yung fireworks. So pwede rin, kasi mapula naman yung ilaw ng fireworks. So pwede kang mag-create ng impression na ganun siya kaliwanag. And para ma-light up niya ng warm colors yung surroundings. This one is not warm originally. Pwede nating gawing cool tong isa na ito. Then ito, dahil sa sobrang haba ng exposure, I think it's about 4 seconds already. Nakikita na yung mga fireworks na sunod-sunod na pumutok within 4 seconds. Pinagsama-sama niya na sa isang shot. Medyo na overexposed pero we can still reduce the highlights at pati yung whites konti. And binawasan ko na rin pala yung blacks kanina. And if we boost the exposure, mayroong lalabas na detail dito, yung haze, yung smoke. Okay pa rin siya sa akin. So, nasa sa inyo na yon if you want to show more details or less. Ito hindi ko pa nakakrap. So, let's see a portrait version. Okay, going to her photos. My daughter, nice. Nagbawas din ako ng highlights. Yung flash kasi bare bulb siya, so nakaka-overexpose siya. At talagang mabilisan lang siya na shoot. Hindi na ako nag-setup ng additional lights dyan. Itong hair niya medyo malabo. Hindi siya masyadong na-flash. Dito lang kasi sa left side galing yung flash. So, what I'm planning to do is burn yung part na to para maging mas malinaw. Then, tanggalin yung ibang distraction sa mukha niya kung meron pa akong makita. And recrop, kagaya dun sa fireworks. Ayan, meron na akong crop na ginawa. Okay, I did a little bit of healing brush here kasi merong, hindi ko alam kung ayun napunta sa mata niya na yun. So, these are details na pwedeng mag-spend ng time to clean up the photo a little bit more. So, if I fast forward ko na lang, para after this, makikita niyo na yung final output. Just stick around.
So that was quite enjoyable. Hope you enjoyed viewing the editing process at kung paano namin kinuha ang photos na to. Please comment your thoughts below and make sure you are subscribed to the channel para madali ninyong makita ang mga bagong uploads. Also, click the notification bell, turn them on para wala kayong ma-miss na photo hunt episode dito lang sa J&J Photography. See you next time! Bye!